Kami hoy, walang, kumbaga, walang paligoy-ligoy, diretso ho kami sa aming mga ginagawa at gusto ho namin pronto rin yung kilos na mga kinaukulan na aming nalalapitan. Kung inyo matatandaan, na-ere ho natin yung sinasabi ho ng Station 4 Commander si Cejas at yung PO2 Dorado na meron daw silang, kumbaga, hot pursuit at nagwawala ra ho yung suspect na kanilang inaresto na hindi na kailangan ng search warrant dahil hot pursuit. Ang sabi ay natsyempuhan kasi nagwawala. Taliwas ho doon sa mga nakukuha ho natin kaya pinasagot ho natin. Pero mas maganda siguro balikan ho natin. Mm-hmm. At tingnan nyo ho ano at ang nangyari ho kasi nung ginawa ho natin ang ating pag-iimbestiga, nakiusap ho si Colonel Cejas na kumaari makita yung video kasi iba yung sinasabi ng video at sinasabi ng police asset at sinasabi ho ng PO2 na si Dorado. Si PO2 Dorado at ang kanyang hepe na si Colonel Cejas parehong nagmukhang tanga. At ang police asset na kababata nitong si PO2 Dorado nakakulong daw ngayon sa ibang police station dahil nahuli sa illegal gambling. Ito na naloko, ano? Siguro maganda, balikan ho natin, panoorin. PO2 Eliazardo Dorado Jr., responding officer, kasama yung police asset na si Kenneth Jesus. Kitang-kita ho sa video na hinugot ho yung sinasabing suspect nila sa loob ng pamamahay. Hinugot ho ng police asset palabas. Kung kaya't, ayan, pinagsusuntok ba? Kung kaya't, ayan ho'y na-inquest. Gusto kong malaman, sir, kung ito'y warrantless arrest, hot pursuit. Sino ho reporting party ho rito? Police asset ho ninyo? Si Kenneth De Jesus? Yes, sir. Opo, ang police asset niyo ho kasi, sir, nakikita, masyadong agresibo eh. At nakatingin lang ho si Elizardo Dorado na medyo mas daig pa ho, nagpupulis-pulisan, naka-short pants. Eh para sa akin, sir, the video will not lie. Kapag nakita ho ni General Eliazardo tsaka ni General Bayaldi, hindi ho maganda ang dating. Kaya, sir, baka nangyayari, sir, inalagyan kayo ng ipot sa inyong bumbu ng pinapendeho ho kayo. Abay, masasapak ko ho itong police asset na to. Iuntog kong ulo pati nitong si Elizardo Dorado. Yes, sir, pati ako magagalit. Ay, yan ang gusto ko, sir. Pero kung, sir, pwede po ba nga ako mag-request ng copy na mag-request? Ay, sige, sir. Yung nangyari, pumunta sa akin yung complaint na humihingi ng tulong kasi minantaan daw yung buhay niya nung kapatid mo. Tinatawag ko po. Pagtawag ko, pumasok sa loob ng bahay nila, sa gate. Paglabas, naglabas ng samurai. Binunot yung baril ko. Kasi ang haba ng samurai. Sabi ko, bitawan niya yung samurai. Ayon yung bitawan. Hanggang sa nagkaroon ng ano, yung complainant, kasi lumalaban nga, sinipa po nung complainant yung pintuan. Na at the same time, nabitawan yung samurai. Lahat po ng detalye, nilalate nyo po, as PO2 lang ako, hindi ako sumagot, pinaglumura nyo po ako, madam ha, alam nyo po, ang pagsisinungaling. Ako, sige. Ay kasalanan sa Diyos. Oo, totoo yan. Okay po. Totoo yan. Kinuha ko po yung suspect. Nilabas ko po. At si La Madam at saka yung kapatid, ako'y pinipigilan na ilabas yung suspect.
sa labas ng gate. Kaya ako kinuha si Madam, dahil sabi ko sa kanya, ikaw Madam, imbis na isama mo ng maayos yung kapatid mo, hindi mo pa kami tulungan para siya ay madaligan. Kaya kinukuha siya at kakasuhan ko siya ng obstruction of justice. So ganito na lang, katulad ng advice ko si CPO to Elizardo Dorado, si Ellie, for the meantime ay i-relieve namin sa PCP2 ni Randy while pending investigation, no? Ellie, yes sir. Dito ka muna. Then yung issue with regards naman sa complaint na pinail mo sa kapatid ni ma'am, bahala na yung fiscal niya mag-resolve nun. Dito ka muna. Okay na. Ayos! Putres tong dalawa na to. Paghuntugin kong ulo kung anong kabobohan ng station commander, bobo rin yung tao. Dito ka muna. Kasalanan sa juice, sabi ng loko-lokong PO2. Balikan ho natin. Responde raw sila kasi may nagwawalang individual, may daladalang samurai. Kaya Hotspur suit, hinaabol nila. Ano ho bang nakita ninyo sa video? Naghabol ba sila? Nandun na ho sila sa bakuran ng tao pero biglang nagbago. Binantaan daw ang buhay. Yan, nakita? Yan. Saan yung hot pursuit? Nasa bahay na ho sila. Binantaan daw ang buhay kasi may daladalang samurai nagwawala, sabi kanina. Saan ang nagwawalang samurai? Nandun na sila sa bahay. Nakabunot na yung, yung PO2. Asset nandoon. Nakikita niyong inaasal. So ito lang magpapakita ng katarantaduhan, kagaguhan, kastupidohan ng ni Colonel at saka ni PO2. Nakikita nyo? Ngayon, hinugot sa loob ng gate yung suspect pagkatapos pinagsasapak ngayon ng police asset. Ayun na. So ngayon, okay, balikan na natin na inquest na nasaan yung sinasabing reporting party raw. At ang reporting party mismo yung police asset. Binabantaan daw yung buhay ng police asset, sabi ni PO2 nang harap yung kanyang loko-loko rin si Raulong Bobot Bopol na station commander na si Cejas. Colonel Cejas, na makinig ka. Ito'y mapapanood mo to ngayon. Ganun lang kadali. Dito ka muna. Ibig sabihin, baliwala yung kasinungalingan ng tao mo na nilagyan kang ipot sa bunbunan mo, ginawa kang pendeho, ginawa kang tanga ni PO2. At ang masahol dito, sabi mo, gusto mo makita. Kaya parang ang dating, dito ka muna. Kung nandyan ako, dalawa kayong pag-uuntugin kong ulo, paglilips-tulips ko kayong dalawa eh. Ngayon, makinig ka, Colonel Rosel Cejas, at ikaw, PO2. Inaanyayahan ko kayong dalawa na nandito sa aking studio. I-interviewin ko kayo kung anong mali mo, Cejas, papakita ko sa'yo. Ikaw naman, pulpul na si PO2 Dorado. Sinungaling ka na, lahat na sinasabi mong may nagwawala, asaan doon? Basta't lumusob lang kayo sa bahay dahil ito'y alita ng police asset na kababata ni Sir C. Dorado yung nagwawala kanina. Kung anong sinabi ng police asset ng pagwawala ni Dorado, pagwawala ng police asset, dahil may galit doon sa sinasabi nilang suspect, pumunta sila sa bahay. So hindi totoo nagwawala yung sinasabing suspect, nakita nagwawagayway ng napakahaba raw ng samurai at tinutukan niya kasi yun. Pagkatapos bandang huli, pilit nilang pinapalabas, hinugot, kaya yun, may dala ng samurai. Nasa ng samurai? So na-inquest. Ako'y makinig ka ulit, Cejas. Ibalik mo si Cejas. Cejas, makinig ka. Hindi ako pulpul, bobo na kapareho mo. Tuturuan kita ng tamang procedure kung paano isagawa at hindi ka na pwedeng malukot, mapendeho ng tao mong si Dorobo, si Dorado. Okay? Ginawa kang, aywan, bopol. Kung ito'y makita ngayon at ipipresenta namin kay General Eliazar, ipapatawag kayong dalawa. I wanna be there. Pero bago umabot dyan,
Sehas, my invitation is you come here and then gusto kong makita na parang sinabi mo, okay lang ang nangyari sa suspect kasi ititengga mo lang sa tanggapan mo itong si Dorado at bahala na yung piskal sa kapalpakan, pero ang dahilan ng kapalpakan, kayo. Sehas, malaking iyong pananagutan at responsibilidad na ayusin ang tao mo, baka magkakaroon ka ng sandamakmak na siraulong pulis dyan sa Station 4 na maraming matitino. Kung nanunood ang District Director ng Quezon City, hindi ako ganito, pero ako'y nabubuisit dahil binigyan ka ng pagkakataon, Sehas, at sinabi mo aayusin mo, hindi mo nagawa. Gagawin kong tama. Kung ikay lalaki na colonel ka, magpapakita ka sa akin, wala akong pakialam, gusto mo dalhin mo buong presinto mo, sama mo si PO2. At kung hindi, abay papakita namin yung video kay John Olizar para makastigo at madisiplina yung loko-lokong Dorobo. Dorado. Dinorado, siguro NFA race na yan. Okay. Hindi pa ako tapos sa inyo, abangan.